Wala sa Diyos ay hindi natin makakaila. Ipinakita po ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Upang tayo'y may pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang presensya. Sa ating buhay po ngayon, mga kapatid, ito po ay maaaring mahihambing sa pangarap ng bawat isa na magkaroon ng kahulugan sa kanilang layunin sa buhay. Sa mundo ngayon, mga kapatid, marami sa atin ang naghahanap ng kasiyahan sa pamamagitan ng material na bagay. Kanina sa ating Bible study, napag-alaman natin yung kwento, ipanalam, di ba? Karera, mga career natin, di ba? O yung mga relasyon. Subalit, mga kapatid, ang pangako po at ito po ay isang pangarap na hindi natin makakaila, mga kapatid. Pangalawang punto, ayan, is lang. Paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Sa pangalawang bahagi ng ating mensahe, mga kapatid, pag-usapan naman natin ang kahalagahan ng paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Ipinapakita po sa atin ng banal na kasulatan na ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang isang pangako, mga kapatid, kundi isang kalagayan kailangan natin ihanda ang ating mga sarili para dito. Ano po ang sinasabi sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 13? Ito po ay nagsasabi sa atin na mayroong isang bagong kalagayan na naghihintay para sa atin. Ayan po. Yan po sana ay tumatak sa ating mga puso't isipan. Isang kalagayan puno ng katuwiran. Subalit, mga kapatid, kailangan natin maghanda. Diba? Kailangan natin magkaroon ng matibay na pananampalataya habang tayo po ay nandito. Matibay na pananampalataya rin po sa ating Panginoong Hesus Kristo na siyang daan tungo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Halimbawa, na sa buhay ngayon, dahil yung tulad po nito, ang paghahanda para sa buhay na walang hanggan ay nagsasaad ng pangangailangan na magdesisyon tayo na sundan ang mga aral ng Diyos at maging tapat sa Kanya. Ito. Sa isang mundo, sa mundo natin ngayon, na puno ng pag-aakit ng mga tentasyon na layuan tayo sa ating pananampalataya, ito. Ang paghahanda ay nangangailangan na matatag na pamumuhay na masunod ang kanyang utos at mga aral. Yan po, mga kapatid. Kailangan natin ng paghahanda para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Pangatlo at panghuling punto natin, mga kapatid, sa ating mensahe, talakayin natin ang kaligayahan. Yan po. Ang buhay na walang hanggan sa kanyang presensya. Talakayin po natin ang kaligayahan na dulot ng buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos. Kaligayahan at kapayapaan. Ayun po. Na hindi matutumbasan ng ano po, ng kahit anong yaman o kalagayan mo dito sa lupa. Ayun, mga kapatid. Kahit ikaw ang pinakamayaman, pinakapowerful, pinakamatalino, walang makakatumbas ng narating mo dito sa lupa sa buhay na walang hanggan. Ang kasiyahan na makakamtan natin, mga kapatid. Ayon sa Apocalypses or Revelations chapter 21 verse 4, ito pong sinasabi. At siya'y magpapahirap na walang anumang lupa sa kanilang mga mata. At wala nang pamatayan. Ni paglulumos. Ni siya'y maga. E kahit anong bagay na may kapighatian. Sapagkat ang mga bagay na una ay naparang na. Ayan, mga kapatid. Ipinapakita po dito ng ating Panginoong Hesus nito ang presensya ng Diyos na tayo'y magkakaroon ng walang hanggang kaligayahan, kasiyahan
at kapayapaan, di ba? So kung i-imagine natin itong isasap-up talaga natin, ipagpapalit mo ba yung pansamantalang buhay mo dito sa mundo? Di ba? Pansamantalang kaligayahan mo dito sa mundo? O yung buhay na walang hanggan sa kanyang presensya? Dalawa lang mga kapatid pag namatay tayo, di ba? It's either buhay na walang hanggan sa na hindi kapiling ang ating Panginoon sa Kristo, o buhay na walang hanggan sa presensya ng ating Panginoon. Siguro maliwanag naman sa ating mga kapatid kung ano talaga ang gusto o talaga pipiliin natin. Halimbawa, isipin natin si Pedro, mga kapatid. Di ba sa abilan ng mga pagsubok po na nampalataya siya na magkaroon na may nanapalataya siya na mayroong mas magandang buhay na naghihintay sa kanya sa presensya ng Diyos. Di ba? Sa pag-aalay ng kanyang buhay kay Jesus, ano po? Natagpuan ni Pedro ang kaligayahan na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo ito. Halimbawa naman ang kapatid sa buhay ngayon. Sa mundo ng puno ng kabilisahan at pag-aalala. Ang kaligayahan po ng buhay na walang hanggan ay nagsisilbing pangarap na nagbibigay inspirasyon sa atin at ibahin ang ating pananampalataya at maging mapayapa sa gitna. Ang tunay na kaligayahan ay hindi depende sa ating kalagayan sa buhay, kundi sa ating relasyon kay Jesus. Ganyan po mga kapatid, ang tunay na kaligayahan ay hindi depende sa ating kalagayan sa buhay, kundi sa ating relasyon kay Jesus. Ayan. Bilang pagtatapos, ating naitingin sa inyo, kapatid, o conclusion. Sa pangako, paghahanda at kaligayahan na dulot ng buhay na walang hanggan. Tayo po, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, ay inaanyayahan ng Diyos na maging bahagi ng kanyang kaharian. Ayaw mo ba nun, mga kapatid? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang katulad. At ang kanyang pangako ay tiyak at sapat. At tiyak at sapat. Ngayon, ito mga kapatid, ang tanong sa atin, tayo ba ay handang maghanda para sa buhay na walang hanggan sa kanyang presensya? Yan ang tanong na buunin natin. Patuhin natin sa ating mga tahanan. Tandaan natin mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at pagmamahal sa ating kapwa, tayo ay makakabitan ng biyaya ito mga kapatid. Sa ating paglalakbay sa buhay na walang hanggan, tayo dito ay maaaring magdala. Hindi lang yung mga tao na narito, tayo rin po ay magdadala ng ilaw sa mga taong nasa paligid natin, mga kapatid. Ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos at maging bahagi ng kanyang dakilang plano. Ipinapakita po natin ang kanyang kamahal-mahalan sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating buhay, Jesus. Kaya sa mga pagsubok, mga kapatid, at kahirapan sa ating buhay na tinatamasa ngayon, tandaan natin, ito, tandaan natin na ang pangako ng buhay na walang hanggan at kailangan maghanda po tayo para dito. Kung gusto natin maging masaya sa pag-asa ng kaligtasan, kailangan natin maghanda. Pagtibayan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Sa tulong po ng Diyos, tayo'y makakamtan ang buhay na walang hanggan sa kanyang presensya. Muli mga kapatid, magandang umaga sa ating. Mm-hmm.